Hi guys, mga kois, kamusta kayong lahat? And ito na naman ako nagbabalik. And this is the saddest moment after 2 years na naging bahagi ng isang magandang app. Maganda ang platform, maganda ang flow. Pero ngayon, nagbago na ang lahat. Char. By the way guys, sa mga nagbabalak po na mag-audition sa 17 Live, may gusto lang akong sasabihin sa inyo para at least meron kayong tip at meron kayong guidance na nasa sa inyo lang din. Ang dami kong mga tutorial na ginawa tungkol sa app na 17 Live, and isa to sa mga app na nagbigay sa akin ng hanap buhay. Not only just naging extra income ko siya, but naging source of income ko talaga siya. And the rest is extra income. Even ang pag-vlog ay naging extra income ko siya kasi mas malaki yung kinikita ko sa kanya kaysa ano, kaysa sa ibang mga platform. Nagagad ko ngayon, oh. So, it's time check. It's 11:05 ng gabi. And I'm still wake up. And kagagaling lang ako sa meeting. And yun. Pinag-discussan doon ang tungkol sa ano, sa update ni 17 Live. Before, ang dami ko mga tutorial na ang gaganda talaga ni 17 Live, and I'm very thankful na naging bahagi ako ng mga journey nila doon sa 17 Live na app. And nakapasok sila iba't ibang agency, nagkakilala din kami, nag-aabutan kami sa mga streams, nag-e-enjoy kami, and until now, nag-i-enjoy pa rin. Kasi nga, hindi alam ng iba kung ano ang nangyari sa app. Okay. Let's start with this. Last month, nagtanggap ako ng auditions, diba? So, may mga auditionist na pumasok. And I'm really, really wanted to help them para makakita din ng, ano, ng app na maganda ang platform. Kasi nga, wala akong ibang app na malaki magpasahod kundi ang 17 Live. Diba? Pagdating sa coins, hindi siya masyadong what we call this, stressful. Hindi siya masyadong stress kasi nga merong mga red packet, merong mga gifters. Kung masipag ka lang talaga, kikita ka talaga. Last month, nasad ako kasi nangyari yung changing of new management. Sinabay din sa nangyaring Chinese New Year. So, I'm just thinking na baka Chinese New Year lang kaya nagkaroon ng delay, kasi nagka-delay sa sahod last month. So we do expect na dahil nag-change daw ng management at the same time Chinese New Year, so siguro hindi makapag-operate. So yun nangyari. So sasabihin ko lang sa inyo, may sahod kami, ha, nagkasahod kami, pero ilang days lang, parang 3 days lang ata yung delay, nagsahod na kaagad. So ganun. Pero nag-worry kami kasi, diba, nasanay kami nga, ganun yung ano, payroll. Pero na-delay siya. After ng sahod, nag-announce si 17 Live. Ipapakita ko sa inyo ang announcement nila. Screenshot ko na lang. Pakitingnan nyo dito. So, ang ibig sabihin lang naman sa, ano, sa announcement, diba, merong yung mga red envelopes, merong mga unique gifts, merong tier up. Meron sa tier up, meron mga coins na binibigay. Sa mga new accounts, meron ding free coins na binibigay. Nung nag-announce sila, sabi nila, tatanggalin na daw yung UGs. Tatanggalin na rin din daw ang leaderboard. Tatanggalin na rin daw ang 17 treasure o yung red envelopes o yung ampaw. So nung sinabi na tatanggalin na yung ampaw, sakit sa dibdib namin noon. Kasi hindi naman kami may pera na pwedeng mag-recharge, di ba? Kasi kapag mag-recharge ka, magbabayad ka. At hindi rin kami sikat para dugo, ano, pupunta ng mga gifters at saka pagbibigyan ng mga lalaking coins, di ba? So, hindi lahat. Ang iba nagsisipag mag-grab ng red envelopes. So, tinanggap namin yon ng buong buo kasi nga, according pa doon sa, ano, sa message is, for the betterment, for the better engagement, they are really doing things for betterment
for better improvement for the ano, for the benefits of the host and all the ano, all the gifters, all the supporters, viewers of that said app. So kaya ayun, nasad kami, pero kailangan namin tanggapin kasi nga iniisip namin, ay baka kasi temporarily ang nakalagay. So sabi namin, ay baka ano, baka ibalik kasi temporary lang. Nagkakagulo na kami that time. After that, nung nagkakagulo na kami, dumating yung time na ang natira na lang merong red envelopes is ang Hong Kong at saka Taiwan. Yung dalawang bansa na lang ang natira na merong red envelopes. Sa Japan, merong treasure box. Yung treasure box kasi, hindi kasi yan galing sa ano, sa hourly ranking. Kasi ngayong hourly ranking, every hour kapag masali ka sa top 10, yung the highest ano coins na marireceive mo, top 10, the highest coins na marireceive that hour, magkakaroon ng red envelope. While sa Japan kasi, 17 treasure, galing yun sa gifter, sinend sa'yo, tapos seconds lang yun. Unlike sa red envelopes na 2 minutes plus, di ba? So, discuss na natin yan sa previous video. So, hayaan na natin yan. So, dito tayo sa update. Nung nag-update na naman, nung March, nabigla na naman kami. Nitong March lang, March 1. Kasi nitong March 1, yung red envelopes ng Taiwan at saka Hong Kong, naging tatlo ang top 10. So nabigla kami kasi sabi mo, hala, ano ba nangyari? Late ba kaming nag-grab o? Kasi nga, pag pumasok kami, halimbawa 6 a.m. So 6 a.m. ako pumasok doon. So, anong nangyari? Bakit dalawa na lang natira? Eh yun pala, tatlo na lang pala talaga. Kaya dalawa na lang naabutan ko. Tapos ang top 1 na dating 12 red envelopes, ngayon nagiging 6 na lang. Tapos ang hirap pa mag-grab ka, diba? Alam natin na dito sa Pilipinas mahina ang ano ang internet, sa kanila malakas. Kasi meron silang mga data storage. So dito sa atin wala, galing pang ibang bansa. Tapos dito sa atin. So kaya yung sabi ko, ang hirap naman ito. Pero buti na lang, maraming treasure box sa Japan. The next thing to do na nangyari is itong ano, itong sinabi na magma-migrate kami sa bansang Taiwan. According dun sa sabi ng ano, ng reply ng 17Live, all streamers from Philippine region will be migrated to Taiwan region. So that time, sabi namin, hala, anong nangyari? Tapos hindi lang pala kami, kundi pati pala ang US. Sabi namin, hala, bakit ganun? Bakit sa Taiwan tayo? Ako, ang dami kong iniisip. Sabi ko, hala, paano to? Mag-tutorial ba ako o hindi? Magpapa-audition ba ako o hindi? Ganun. Kasi iniisip ko, lagi ako nagtatanong, ano, kung magpa-audition ako, anong gagamitin na ano na language? At saka, anong gagamitin na bansa? Philippines ba o Taiwan region? Ano ba talaga? So, nalilito din ako. Tapos dami kong iniisip. Kaya, pinigilan ko muna ang magpa-audition. Then, the next time na nangyari is, yung minessage namin si 17Live, yun na nga, yung reply nila, magkakaroon ng migration. So, ita-transfer kami. So, we are advised not to stream kasi nga, baka hindi accurate yung pagre-record ng mga tawag coins namin na nare-receive. So, ako, kasi nga, last month, nag-renew ako ng contract ko for another year. Kasi, pang 3 years ko nga na contract dito sa, ano, sa app na to. So, pang 3 years ko, February. So, nung nag-sign ako, okay pa naman yung profile. Pero nung katapusan na ng February, nagbago yung profile. Instead na merong tier up na nakalagay. Ang nakalagay na sa akin is yung monthly goal. Yung nag-transit na siya. Kaya pala, that time pala, na-change na pala. Saka hindi ko na makikita yung region ko. Naka-hide na. So I was thinking na, baka ganito yung bagong update. So kaya ayun, nung minessage din ng ano ng head namin. So ang nangyari, nung na-message niya, yun yung reply. Na hindi muna daw kami pag-i-streamin kasi nga aantayin namin matapos yung migration. So nung nalaman namin, nasasaktan kami. Kasi ang ibang mga account nag-transfer na sila into Taiwan. Yung mga words na napunta doon is mga Taiwanese na. Sabi namin, hala, ano nangyari na? Iba talaga tong mga Chinese.
Saka hindi na namin alam, hindi na namin mababasa, di ba? Mahirap na. Tapos sabi ko, ano ba nangyari sa akin? Bakit hindi nawawala ang checkmark ko? Lahat naman sila nawawala yung mga checkmarks nila. Bakit sa akin natira pa din? Eh kaya pala, dahil nag-renew ako, kaya natira yung ano ko, yung checkmark ko, hindi siya nawawala. Tapos sabi na aayusin daw lahat ng checkmark. Nung bumalik na ang checkmark, akala namin okay na. Pero nasa isip ko talaga, sabi ko, dahil nasa Taiwan region na kami, at saka hindi kami pinasa sa US, possible na hindi na dollar yung salary namin. Kundi Taiwan money. So, yun. Meron ng bagong update na dumating sa amin. So, hindi pa alam ng mga host nito. Kakaunti pa lang talaga ang nakakalam. So, nalaman ko siya kaninang umaga. So, nung nalaman ko, sabi ko, hala. Kasi pinakita sa akin ang salary chart. Alam niyo kung anong yung nagbago sa salary chart? Sobrang hirap na siya kunin ngayon. Kasi nga, kung dati ang 50,000 sa sahod ka ng almost 5,000, ngayon, nasa 100, ano na lang, nasa kalahati na lang. So, sabi ko, hala, ang hirap naman. Halimbawa, kung nakakuha ka ng 250 coins, dati, kung sasahurin ko niyan is 23,000, ngayon, nasa 10,000 na lang. So, kalahati yung nawala. Kasi yen, di ba? Alam natin na yung yen is yun yung pinakamababang currency sa buong mundo. So, kaya yun. Kasi isipin mo, malaki ang peso. 5 yen, ilang ano lang yen, ilang thousand lang. ang 5,000 yen, di ba? Kaya naisip ko, ano kaya mangyari nito? Ang maging impact? So, iniisip ko, ay baka nagkamali lang talaga. So, kaya umatin ako ng meeting this night. Nung umatin ako, nakikinig talaga ako kung anong pinapaliwanag. So, ganito ang mangyari. Dati kasi, sa old chart, pag sinabing 12,500 yun, first bracket, merong revenue, coins, share, at saka merong bonus na galing mismo sa app. So, ang nangyari, pag i-add mo ang dalawa, yun yung magiging sahod mo. So, halimbawa, naka 50,000 coins ka, i-compute yung coins, merong formula na mangyari, times 50% pa na time. Times 50%. So, times 50%, tapos kung ilan yung kalalabasan doon sa coins, i-add mo doon sa bonus, may bracketing yun. May salary chart, may chart siya. Kung ganito yung coins mo, ganito yung matanggap mo, ganun. Ngayon, sa bago kasing salary chart, 0 coins to 250,000 coins, walang bonus. Uulitin ko, walang bonus. So, ibig sabihin, i-compute lang yung coins mo, ang matatanggap mo lang sahod is yung coins revenue mo lang talaga. And, ang masaklap doon, kung dati, times 50%, ngayon, times 35%. Bumaba na siya, wala pang bonus. So, ibig sabihin, sobrang mahirap na talaga siya kunin. So, ngayon, this month, iniisip ko, babalik na ako sa paghataw sa streams. O kaya, inataw ko siya. Ngayon, nasa ano na ako, almost 30,000 coins. Ngayong araw, pang 4 days ba ngayon? 5 days. So, hinataw ko talaga siya. Kasi nga, gusto ko umabot ako ng 250,000 this month. Kaya, nang-grab din ako na nang-grab. May mga ipon na akong coins sa iba kong accounts. Nag-iipon na ako para just sakaling kailangan ko supplyan ng sarili ko. So, ang nangyari, nitong nag-update, na-shock talaga ako. Sabi ko, hala, ang hirap naman nito. Anong gagawin ko dito? Kaya, yun. Sa lahat ng mga gustong pumasok sa 17 Live, nasa sa inyo po yun. May sahod sa 17 Live. Legit siya. Ibang-iba siya sa lahat ng mga apps. Wala siyang withdrawal sa app mismo. Walang withdrawal. Dahil ang sahod niya ay mapupunta sa agency at ang agency ang magsasahod sa inyo. So, ibig sabihin, talent ka ng agency. Ang contract mo, 1 year. Nakapag-perma na ako ng contract, pero itutuloy ko pa rin yung pag-i-stream ko. Kahit maliit lang ang kikitain, at least meron, di ba? So, itutuloy ko pa rin ang pag-i-stream ko sa 17 Live. Hindi ko rin alam, basta. Kung saan ako dadalhin, sana nga, pinagdarasal ko na sana may bagong update. At
sabi nga ng agency owner, pinaglaban daw naman nila. Pinaglaban nila na ganito, ganyan. Pero wala din nangyayari. Wala silang magawa. Kasi nga, it is a business na may lamok. Oh, patay tayong tumok. Paaktay ito. Pakataglamok. Business kasi yon. And si 17 Live, malaki ang binagsak niya. Nasa 35%. So, hindi lang yun thousands, kundi million. Hindi peso, kundi dollar. Nasa almost 45 million, I think. Kung hindi ako nagkamali, 35 to 40 million ang loss ni, ano, ni 17 Live. Maraming factors ang pwedeng, ano, pwedeng dahilan kung bakit naging ganun. Either nagbalik tayo sa normal, kasi nga pandemic, malaki ang kitaan, maraming gifters pumapasok, nagre-recharge, bumibili ng coins, binabagsak sa mga host na gusto nila. Ngayong bumalik na tayo sa normal, nabawasan na kasi nagtatrabaho sila. Papasok man sila sa app kaunti na. Kung nagre-recharge man sila kaunti na. Kasi nga busy na sila, di ba? Ito pa. Merong mga anomalya na nangyari sa app. Buhat nitong ibang mga streamers na pinagsamantala din. Sabi ko nga, huwag abusuhin. Daming gumagawa ng new accounts. Nagiging ano pa, daan pa yun ng recharge. Magre-recharge ng 3,000 coins. 3,000 accounts. Yung 3,000, meron niya tag 100 plus na coins. So, maabot niya ng 375. Magkano sound ng 375? Nasa almost 30,000. Ganon. So, malaki. Kung ilang host ang manag ganon, malaki ang losses doon. Pero kaunti lang yun. Diba? Pero kung maraming gumagawa nun, malaki ding impact nun. Third is, palagay ko is, siguro sa ano, sa investor. Kasi nga, ang 17 Lab is, pinaghawakan ng ano, Japan, Hapon, Taiwanese, US. Yun yung mga humahawak sa ano, sa 17 Live. So merong mga investors doon. 3 years ang 17 Live na name nag-change kasi ganun yung mga Chinese. Ganun yung ano, ganun yung business. Pag 3 years nga kapag corporation, mag-change management 'yan. Nung nag-change ng management, na-shock talaga ako. Akala ko for the better. Hindi pala siya for the better. Iba pala siya. Si 17 Live matagal na siya, guys. Pero hindi pa siya 17 Live. Parang kumbaga ang trademark niya, bago lang. Pero matagal na talaga siya na updating site siya dati. Wala kaming magawa. Hindi. I-accept ang lahat. Tanggapin ang pagbabago sa app. Proceed or not. Continue or stop. Ganun lang. And kahit ganito siya na klase na app, maganda pa din siya. Pero pangarap ko talaga, mas magiging maganda to kung ganito lang ang start, kung meron parang red envelopes. Tapos, i-highest na nila. And isa na lang talaga sa last one, ang pinapanalangin ko is, sana yung coins bumaba din ang price. Para yung mga gifters maka-afford pa rin. Kasi palagay ko sa Taiwan, iba yung range nila sa, ano, sa coins. Kasi sa Pilipinas, mahal talaga. Kasi dollar, di ba? Ilan ba yung ano, yung 49 pesos o yung $1 na sa ano lang 265 coins. So kaunti lang, 265 tapos ano na yun, $1. So unlike siguro sa ibang bansa kasi pag sinabi mong Taiwan, yung coins nila tag 20 millions, tag 5 million, 1 million, ganun. Sobrang laki ng coins nila. Samantalang sa Pilipinas, kapag meron kang 1 million na coins, nasa 80 to 90,000 yung sasahorin mo niyan, di ba? Ang laki na. So I was thinking before na, ay, ang laki siguro sahod nila. Hindi pala dollar sa kanila. So I was thinking na dollar din yung sa, ano, sa Japan at saka sa Taiwan. Hindi pala sila dollar, guys. Kundi yen pala. Kaya, kahit gaano pa yung kalaki ang coins nila, maliit pa rin yung sahod nila. Mura lang daw ang coins sa Japan. Yun yung sabi nila. Pero di ko talaga alam. So malalaman natin, sana sa mga bagong update ni 17 Live, pag mag-update siya, sana ang coins, magmura talaga siya. Para ma-hit pa rin namin, at least balance. Hindi yung binigla. Kaya nga ako mismo, nag-message ako sa 17 Live. Sabi ko, I was really, really disappointed because you never told us that we were going to migrate in Taiwan. Yet, your announcements is talks about temporarily shutting down some features of this app for the better.
But what's going ano, what's going on today? You wanted us to stop streaming because we're going to migrate in Taiwan, which is not so good for us because we Filipino don't know how to speak Taiwanese, non-Chinese, just like that. But we are favorable if we are migrated to US region because we know how to speak English, just like that. So, yun lang talaga, guys. Wala akong doubt sa app. Kahit ganito ang nangyari, nagpapasalamat ako sa app. For more than 2 years na binigay sa akin ang app na to, na sobrang ganda ang platform. And ngayon, hindi man maganda sa amin, pero para sa kanila, maganda to. And naiintindihan ko naman. Kasi they're going to get what they, ano, what they lost. Ayun lang. Maraming salamat. This is Jason C. All the way from Davao City, Philippines. Bye-bye!